forget to subscribe and hit my notification bell para updated kayo sa mga videos na nilalabas ko. So, ano nga ba yung topic natin for today, guys? No? Topic natin for today is tips how to be a good tailor. No? We all know that everyone of us are born to be a good tailor, but it depends upon how you perform. No? So, bago tayo mag-start, salamat nga pala sa mga subscriber at saka viewers ko. At lalong higit sa mga team ko na solidong sumuporta. No? So, guys, so, thank you sa inyo lahat. So, let's start to our topic for today, guys. Tara! So, number one tips natin, guys. Ito. Pray God and work with the presence of God. So, bakit? So, kahit anuman yung ginagawa natin sa araw-araw natin buhay, kailangan lagi tayong mananalangin sa Panginoon at magpasalamat sa mga biyaya nating natatamo. At sa ating pagtatrabaho, kailangan natin nasa atin yung presence ng Panginoon para at maganda yung takbo ng ating pagtatrabaho para safe tayo sa anumang kapahamakan. Sabi nga, the more the God in your mind, in your heart, the more you have to bless and to be mas successful sa buhay mo. So, that is the tips number one. So, tip number two, be a role model. So, alam niyo kung bakit? A role model not by yourself or not by itself. It means be a model by your team or other people. No? Gumawa ka ng tamang mga bagay, magagandang bagay na pwedeng i-adapt ng mga kasama mo o ng mga taong nakapaligid sa'yo. Yun ang the best way para maging isang role model. Sabi nga, you are the starter. No? Ikaw yung magsisimula ng mga bagay na magaganda para gayahin at i-adapt ng mga taong nakapalibot sa'yo. So, that is the role, the tips number two. Tips number three. Have a great positive attitude. Yan ang pinakamaganda rin, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi, once na ang utak nyo or ang isipan nyo more on positive sa bawat sitwasyon na darating sa buhay nyo, mahirap, napakahirap o sobrang hirap, kapag positive minded ka, napakabilis mo mag-isip ng decision kahit na sobrang critical niyan, guys. Kapag positive yung nasa utak mo, napakaaliwalas ng utak mo at mabilis siyang mag-function. Alam niyo bakit? Kasi more on positive siya. Makakapag-desisyon kayo ng tama at madali para sa problema na darating sa buhay niyo. Yan ang tatandaan niyo, guys. Kasi kung more on negative yung utak niyo, walang papasok na maganda sa utak nyo. Hanggang sa gumulo na lang yung takbo ng buhay nyo. Hindi kayo makakapag-desisyon ng tama kung ano man yung darating sa'yo na problema bago negative yung utak mo. Pag nagsabayan, problema, negative mind, sasabog kayo, guys. Yan ang tatandaan nyo. Sasabog ang utak nyo lalo. Hindi kayo makakapag-isip ng tama. Yan ang tatandaan nyo. So, tips number 4 tayo. Listen and communicate others. Yan ang pang-apat na tips para maging isang good leader. Kailangan mo makinig, makipag-communicate sa mga tao na kapaikot sa'yo o sa mga team na nasasakupan mo. Kasi once na nakinig ka at nakipag-communicate ka sa mga kasama mo, the more na ideas
suggestion tsaka tactics yung makukuha nyo. So ang mangyayari niyan, yung talent nyo bilang isang leader ay madadagdagan. Kasi nakinig kayo, nakommunicate kayo sa mga taong nakapaikot sa'yo. Ngayon, ang paggagawin nyo lang, pagsasama-samahin nyo yung mga ideas at suggestion ng taong nakapaikot sa'yo. Ang gagawin mo lang, pagsama-samahin at improve. I-apply mo sa mga ginagawa mo at sa mga taong nakapaikot sa'yo. Yan ang pang-apat na tips para maging isang good leader. Listen and communicate. So, at least, kapag nakinig ka at ang pag-communicate ka rin sa mga taong nakapaikot sa'yo, malalaman mo yung mga problema at sitwasyon ng mga taong nakapaikot sa'yo, lalong-lalong higit yung mga team na nahahawakan mo. Dapat makinig, makipag-communicate para at least alam mo yung mga bagay na mayroong problema o dapat solusyonan. At makakuha ka ng mga ideas yan, guys. Listen and communicate. So, ito yung panglima, guys. Panglima natin tips, yung last but not the least, be creative. Bilang isang leader, dapat maging creative ka. You just think something new sa mga taong nakakasalamuha mo o lalong higit sa team na hinahawakan mo. Mag-isip ka ng mga bagay na bago na pwede nilang i-adapt o i-apply sa kanilang mga ginagawa sa buhay. Be creative. Dapat mag-iisip ka ng mga bagay na bago sa kanila na hindi pa nila nakikita o na-adapt. So kapag nakagawa ka ng ganyang bagay, guys, sabihin ko sa inyo, mas gagaling o lalakas yung samahan ng team mo. Kasi kapag pinagsama-sama nyo yan lahat, guys, o pinagsama-sama mo yan bilang isang leader o bilang ako o ikaw na hahawak ng tao, yung tips na lima na binigay ko, pray to God and work with the presence of God. Be a role model. Listen and communicate to others. Have a great positive attitude. And last, be creative. Pag nagsama-sama nyo yan, guys, yung limang yan, tatayo kayo sa gitna at darating yung araw, magiging successful yung buhay. Pero kung ano man yung marating nyo sa buhay, maging successful man kayo o magkaroon man kayo mga bagay-bagay na looking backward. Lumingon kayo sa mga taong tumulong sa inyo at naging dahilan kung bakit umangat ang buhay niyo o naging successful kayo sa mga pangarap na ginawa niyo sa buhay niyo. Then looking forward sa mga goal na gusto nyo pang maraman ay magiging team leader o leader o magiging isang magaling na leader. Ang tingin mo kung ano ka, yun ang ituring mo sa mga kasama. So guys,
guys. Yan yung topic namin for the day. So, sana marami kayong matutunan. So, yeah, marami pa tayong gagawin. So, sana yung mga nabigay ko guys na ano, tips, lalo na sa ano, sa mga gusto nyo, no, sana may apply nyo yan at magamit nyo yung mga sinabi. Salamat guys sa mga nanonood at sa mga sa subscribe pa ng channel ko. Salamat guys.